Pistado ngayon ng Amerika sa plano nilang pangtatrap sa pamumuluan ng Pilipinas. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gusto ngayong palabasin ng Amerika na hindi mga takas o refugees ang dadalhin ditong Afghanistan, kundi mga empleyado ng Amerika. Pero ayon kay Senator Imee, hindi ordinaryong pabor ang hinihiling sa atin ng Amerika. Dahil maliban sa gusto nilang papasukin dito ang Afghanistan, gusto pang bigyan sila dito ng karapatang manirahan. Kaya kanyang ikinumpara, bakit pinahihirapan ang mga Pinoy sa pagkuha ng dokumento na gustong manirahan sa Amerika? Pangamba pa ni Senator Imee, di malabong di matarget ang Pinas sa oras na malaman dito itinago ang mga refugees na Afghan, dahil siguradong ahabulin din tayo ng mga kalaban ng Afghanistan. Yes, ang kinatatakutan natin ay napakalabo. Unang-una, sino sila? Hindi naman naging empleyado ng Filipino government. Hindi natin kakilala yan. Ni minsan, nakita natin yung mga yan. Baka naman mababait at talagang inaapit. Tumulong tayo bilang refugee sila, no? Kung refugee sila. Pero ang sinasabi ngayon, hindi sila refugee. Empleyado sila ng mga Amerikano. Paano natin malalaman kung maayos na mga tao ito o kung nakakapraning ba, kung may sleeper cell dyan? At hindi maiiwasan, kung naging mga empleyado ng Amerikano ito, hindi ba tayo magiging target ng mga pro-Al-Qaeda, mga ISIS sympathizers, at ang Pilipinas naman ang malagay sa peligro? Hindi refugee itong mga Afghan darating. Kaya pinangangambahan ng ating security groups na baka maging target ang Pilipinas. Nakakatakot pag nakinig ka, kasi mukhang malabo pa naman yung plano. Mabuti na lang nabulatlat sa publiko para mapag-usapan ng maigi, kasi napakadaming tanong. Apakalabo, baka magtambay yun ng matagal, hindi ma-approve sa Amerika. Lahat ng Pilipino may experience tungkol sa American visa. Yung visa lang pang-tourist, hirap-hirap. Minsan nade-deny. Talaga namang hindi maaasahan na mabibigyan sila ng special immigrant visa. Ito special na immigrant pa, sadyang visa galing sa Amerika. Ang pagkaalam ko dun sa UAE, sa Qatar, sa Middle East, nung nagkaroon ng processing na ganito, nandun lang sila sa loob ng US base. Hindi sila gumalaw ever. Pakatapos, yung SIV nila o yung visa nila, pre-approved na. Kaya hindi na sila tumagal doon sa mga bansang yon. Kung bakit hindi tinuloy na lamang na ganoon. Sana tuloy-tuloy. Ang alam ko din sa US, nagkaroon na ng ganito doon sa Virginia, sa National Convention Center, pinaprocess naman nila direkta. Yung taga-Kabul, lilipad sa Washington, doon na. Kung tutuusin, yun dapat ang mangyari. Mga empleyado naman ito ng Amerikano, bakit hindi nila pangalagaan? Yan ang tanong. Baka may duda din sila. Kaya, mag-duda rin tayo at maligurado. So, ano yung special visa na sinasabing ibibigay? Dahil ang alam namin, kung humanitarian parole ka lang, katulad ng pamilya ko, talagang wala ka naman status sa Amerika, wala siyang residence, wala kang papeles, wala kang maski ano. Tapos na kasuhan pa kami ng todo-todo, yung ba talaga ang parole? Nobody is disputing the open door policy. We always have open arms for all refugees throughout the world. But again, as has been repeated throughout the hearing, hindi sila refugee. Well, alam ninyo, ang totoo, ang Pangulo, ang executive ay may malawakang kapangyarihan sa ayos ng ating foreign policy. Talagang nasa kamay ng Pangulo yan at hindi natin tinatanong o kine-question yan. Ang atin na lamang, lahat ng katanungan ng ating mga kababayan ay dapat sagutin. Dapat maliwanag ang proseso kung talagang negosasyon na ba ito, talaga bang sumang-ayon na tayo sa mga Amerikano. Kaya pinag-uusapan na yung edukasyon, transportation, ang kanilang DOST. Abay, nakaka-nervous na, bakit hindi sinasabi sa atin? Pumayag na ba lahat ng LGUs? Ang ayon na ba ang Tarlac, ang Pampanga, ang Clark, ang Subic, at lahat ng iba't iba pang LGU na masasakop?
No, no, I haven't discussed it. I've been away actually, and we've just discovered this. Nalaman lang natin na nagkaroon ng meeting at pinagtakahan namin. Nakailang meeting na pala, hindi pa naman binubunyag sa publiko, ni wala pang press statement. At sa pagkaakala ng DFA, wala daw negotiation. Pero yung ibang ahensya naman, sinasabi, negotiation na yun kasi nagpulong-pulong na sila ng 3 beses, my dear. Well, tignan natin, nasa kamay ng Pangulo ang kapangyarihan mag-desisyon dyan. Ang atin lamang magrekomenda at ibunyag sa publiko ang iba't ibang issue ng posibilidad na ito. Kailangan malaman natin lahat at masabi ng lahat kung ano yung kanilang pangamba, yung suggestion nila, baka meron namang maganda na mapupuntahan ito. Hindi natin kine-question kapag refugee, talagang okay. 4 na nga ang nag-apply na Afghan mula 2021. Matagal na po ito, panahon ni Presidente Quezon, yung tatay ko nag-umpisa din sa mga boat people, kasama ang United Nations dyan sa Vietnam nung kapanahunan ng withdrawal rin ng US doon. Wala tayong katanungan tungkol sa refugee. Parating open door, open arms welcome ang Pilipinas sa lahat ng pinagtatabuyan sa mundo. Pero ang klaro sa hapon ito, I don't think I'm in any position to do so. I just feel a duty to the public and to the Senate to conduct a transparent and public hearing as thorough and comprehensively as possible. Dahil alam naman natin ang iwaliwanag ng konstitusyon, ang desisyon tungkol sa foreign policy nasa kamay ng Pangulo. Right now also, napakalabo ng sitwasyon. Sinasabi nila, hindi refugee, non-immigrant. So ano ang visa nila habang nasa Pilipinas? Parang malabo pa, hindi pa klaro kung ano sila. Kung empleyado sila ng Amerikano, di dapat sa Amerikano na sila. Paano naman kung nandito sila sa Pilipinas? Kung magkaroon ng aksidente, madamay sila dito sa Pilipinas, pananagutan ba natin yan? Kung madamay ang Pilipino at binira ang Pilipinas dahil sa kanila, paano naman tayo? Paano natin pagtatanggol ang sarili? Yun lamang ang kinakailangan pag-usapan. Ang mahirap, hanggang hindi ako nag-file noong June 8 ng aking resolusyon, ni minsan natin narinig ito. Ngayon, alam na ng lahat at sana talagang alamin natin ang mga detalye para yung pinakamagandang kaayusan ang gawin para sa Pilipinas. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.